Good day everyone. Sa ngayon po, i-share ko po sa inyo ano ang pH level sa tubig. Now, pinaka-importante ito mga ka-aquaman kasi para alam natin kung yung mga tubig na iniinom natin mataas yung acidity or alkaline pa siya. Now, dito natin malalaman kung ang tubig natin ay mataas yung pH level kung maalam natin yung pH value. Sinasabi kong pH value from 0 to 14 na range niya ng pH level. So unahin muna natin yung pababa. Mag-range tayo sa 0. So example, kapag ang pH level ng tubig niyo ay 0, ang example dyan yung mga battery acid, and then kung pH level 1 naman, nandyan din yung mga sulfur acid. Yan po yung mga example. And then sa pH 2 nandyan yung lemon juice. Example ito, itong lemon juice na ang pH nito nandyan sa pH 2 kasama na dyan yung vinegar. Now, yung pH level number 3 naman, nandyan yung mga soda, yung mga iniinom natin ng mga soda, nandyan yan sa mga pH level 3. And then, isa pa dyan yung orange lemon juice. And then, pagdating naman sa pH 4, level 4, now, nandyan yung mga acid rain, yung mga acidic pa na ulan. Nagre-range sila ng 4.2 to 4.4. Now, ang epekto naman ito sa environment, yung mga isda. Yung mga isda, mamamatay yan pag mababa yung pH level, pag nandyan sa mga pH level 4. Now, sa 5 naman na pH, nandyan naman yung mga saging, yung bananas. Ang pH level niya is nandyan sa 5.0 to 5.3. And then sa pH 6 naman, nandyan yung mga healthy pa na mga lake, yung mga river na healthy pa, and then kasama na dyan yung gatas, yung milk, nagre-range yan ng mga 6.5 to 6.8. And then sa 7 naman, ito yung neutral na tawag natin, na yung pure water. Kapag pure water yung tubig mo, ang normal talaga is 7 na pH. Now, pag tumaas naman yan, papunta na tayo sa pH 8. Nandyan yung mga example, yung mga itlog. Ang pH niyan is 8. And then yung mga seawater, nandyan sa mga 8. Mataas na yung pH level niyan. And then sa 9, example dyan yung mga baking soda. Pag 9 na yung pH level niya. And then sa 10, nandyan yung milk of magnesia. May mga magnesia na milk. And then yung 11 naman, nandyan yung ammonia. Pag mataas yung pH level niya, mga 11. And then pag 12 naman, nandyan na yung mga soapy water. Gaya ng mga dishwashing, yung mga ginagamit natin na car wash, pang ganyan, nandyan yung mga pH niyan sa 12. And then sa 13 naman, nandyan na rin yung mga bleach, yung mga ginagamit nating mga bleach, and then kagaya ng mga sun rocks, yung mga chlorine, nandyan yan sa mga yung pH niya level. And then yung yung 14, yung mga liquid cleaner na minsan ginagamit natin, yan, nandyan yan sa pH 14. So, now, pag mataas naman yung sa tubig naman na inumin, pag mataas naman yung pH mo, umabot siya ng 8, minsan tinatawag natin na alkaline water. So, yung mga mineral water, yung mga pure pa, nagre-rinse sila ng 7, yung neutral. And then, minsan, nakadepende yun sa mga refilling station naman.
nakadepende yan sa mga machine na ginagamit nila. Minsan bumababa yung pH level niyan. Nandiyan yan sila sa mga nagre-range sila ng 6.8 to 6.5. Yan ang mga range ng mga ano ng mga galing sa refilling station. Pero nakadepende yan sa kanilang mga machine. Kung maganda yung machine mo, and then kaya pa niya i-neutralize yung pH level, maganda yun. So, I hope may natutunan kayo sa shinare ko na kung ano ang pH level sa mga tubig na nandyan, available sa atin. Binibili man yan or mga deklasing mga source. So, at least na mayroon kayong idea kung anong pH level ng tubig nyo. Yun po. So, this is Aquaman. And salamat po sa pagtangkilik ng aking mga vlog.